Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay April 27, 2022. So dinuguan pa rin yung ulam natin ngayon. So grabe yung bagsak ng index natin, no. Umabot siya ng more than negative 2% kanina. At pero tignan mo, biglang pumasok yung mga foreign investors po natin. So meron tayong nakita na 1.67 billion na net foreign buying. So ang galing talaga sumalo ng ating mga foreigners. So buy low, sell high talaga yung ano, strategy po nila, di ba? So tayo na nandun sa loob, medyo nag-aabang tayo ng bounce ng market natin. So hindi maganda yung galaw natin for the day. So nag-loss tayo negative 1.66%. So buti na lang kahit papaano meron siyang bounce, pero breakdown tayo sa support, ha. So 6,863.91. So kahapon sabi natin para magre-rebound si US, hindi naman natuloy bagos sobrang bagsak si ano, si US market kagabi. Ngayon nagre-rebound na naman yung kanilang futures. So mamaya bisitahin natin. Hopefully ito na yung pinaka rebound natin, kasi magpa-Friday na naman eh. Baka magbakasyon tayo na medyo hindi maganda yung ating mga portfolio talaga. So medyo malakas yung drop ng ating index. So anyway, tignan po natin yung ating chart mamaya. So pag-usapan na lang po natin yung ating mga trending stocks. So bumawi din, pabagsak itong si Now. So nag-drop siya na more than 8%. SEC, padrop pa rin. SPNEC, bumigay na. So grabe sa pula yung ating mga stocks. ASN, ganun din. Dito, nag-breakdown. And then si Nickel, nag-breakdown na rin yata yung ano eh, yung price niya. Ayan. So ano ba yan? Puro drop yung ating mga stocks. Ayan. So mukhang magtitiis muna tayo ulit dito sa mga hawak po natin. Ayan. So pag-usapan po natin yung mga yan. So as usual guys, kung bako lang dito sa ating trading channel, so sabi natin yung ating review is for education purposes lang. So huwag mo pong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell or hold the mga stocks, kasi meron nga pong risk na involved sa kanila. So double check mo na lang po kung ano yung bibil mo, especially during this time, hindi maganda yung ating markets naman. Okay? And then, sa mga bago po dito sa ating trading channel, Palaboy Trader, so please don't forget to subscribe. Kung bago ka pa lang po, and then kung gusto mong sumali dito sa ating community, meron po tayong ginawa, pwede kang mag-subscribe dito sa ating join button dito. So, pili ka na lang po kung anong group yung sasalian mo dyan. And then, message mo po ako pag sumali ka para isama kita sa ating trading community naman. Okay? So, follow mo ako guys kung nakasubscribe ka lang. So, check mo na lang po yung ating daily reviews. Maganda or hindi yung ating market. So, meron po tayong review as long as open siya. Company reviews, profit or loss section, basic indicators, building your fundamentals. So, mukhang ito yung kailangan natin during this time. And then, follow mo ako din guys dito sa ating Palaboy Trader Crypto Auto. Ito naman yung ating mga play turn game. So, nagtitrade din tayo ng mga crypto tokens. Pero, nag-swing din siya, di ba? Kahapon, 40K si Bitcoin. So, nag-drop siya ng 5% kaninang umaga. Nagre-recover naman na siya ngayon, pero drop pa rin siya below 40K. Ayan. So, check mo na lang po yung mga upload natin ng mga play turn games. At then, follow mo ako guys dito sa ating Palaboy Trader na Facebook account. Guys, ha, yung promo po ni 2Trade Asia. So, take advantage during this time kasi until, although matagal pa naman siya, until May 26. So, kung gusto mong magkaroon ng staycation na, yan, magbubuntan kasi dyan eh. So, kung sino mabunot, meron siyang grand prize winner na 25K, may apat na winners ng 10,000, tapos staycation sa isang hotel sa La Union. Ayan, so, tamang-tama yan, summer na summer, di ba? So, check mo na lang po yan. Ganun din po yung ating Facebook page. Follow mo na lang ko, guys. Tapos, yung ating bodega pick para sa mga articles natin about sa mga stock market po natin. So, mga basic lang naman. Okay? So, tingin po tayo dito sa ating Twitter. Tingnan natin kung ano yung mga na-retweet natin for the day. Actually, karamihan pa rin. Maganda eh. So, talagang ano, international market lang po yung hindi maganda during this time. Or, sali na rin tayo doon kasi interest rates ng US, so global naman yung ano, yung epekto po niyan. Okay? So CL Financial declares meron siyang dividendo. Atlas Consolidated Mining, net income 1.22 billion. So for the first quarter, wala siyang comparison eh kung maganda ba siya as compared last time. Pure Gold, so meron siyang up siya ng 1.4%. So, ba't kaya hirap na hirap siya, no? Si Pure Gold natin sa earnings, no? Pero, ano naman eh, kailangan naman yung food niya, di ba? Anyway, ngayon po is, ito nga, sabi ko sa inyo, meron tayong 1.67 billion. So, sumalo po ng sumalo yung ating mga foreigners habang yung mga locals benta ng benta. Kasi ang lakas naman talaga ng drop. So, mining and oil, oh, negative 3.78%. So, wala kang mapagkandungan ngayon. Wala tayong mapagtaguan na stocks na
yun nga, hindi masyadong bumabagsak yung kanilang mga price option. Ginebra San Miguel declares 1.375 dividend, so siguro bawi na lang tayo sa mga dividendo. Wilcons Depot net income, so very good si Wilcon, no? 41%. AGI, ayan, so dun sa mga nag-aabang, meron siyang 132% income in 2021. So, laki, di ba? So, merong cash dividend si SM Investment. Moody's Analytics, ayan, so baka naka-apekto din to. So, ang sabi dito is binabaan yung ating GDP growth. Yung target ng government, 7-9%. Pero yung targeted niya is 6.1%. Pero mataas pa rin, di ba? As compared last year. Wilcon post 851 first quarter net income, so very good. Nanguna itong si Wilcon, so bantayan na lang po natin yung price action. Max Group opens Yellow Cab Pizza in Texas, so sa US to, di ba? Ayan. Now Telecom hopes to benefit from law allowing full foreign ownership. Kailang speculations lang siya, so nag-profit taking karamihan ng ating mga traders. Ultra-billionario couple Dennis Uy and Grace Uy rewarded themselves and other officers with a hefty pay hike. Ayan. So, kudos sa kanila kasi yung ganda ng company nila eh. Globe stockholders approved capital hike, now hopes to benefit from yung relaxed foreign ownership, ASN to expand in the US market. So, may mga news siya eh, sa mga wind energy farms. So, Emperador, trail estimates on lower than expected sales. Mababa daw yung kanyang fourth quarter. AP, nag-decline siya. Oh. So, pangit pa lang earnings ng AP natin. 53% decline. So, kung kailan nag-open yung ating economy. ASN, new partners plans to acquire US wind farms. Ayan. So, ito yung sinasabi natin kanina. ICT management, cautiously optimistic as Ukraine-Russia war persists. ASN, the company's board approved their plan to enter the US. Si Max, meron yan. AC, subsidiary of Ayala Corporation, made tender offer. Dito kay AYC. Now, ayan, so meron tayo yan. AAB, net income of 53% lower. Ayan, so kaya pala siya nag-drop ng isang araw. Sino pa ba? ASX, inactive talks with investors for SC55 exploration. Ayan. So, binubuhay na naman itong si ASX po natin. So, ito, si Now. Ayan. So, meron na naman siyang ano dyan. Editorial cartoons. Ano pa ba ito? BSP likely to raise rates in June. Ayan. Takbuhan yung mga investors natin. No? BSP may consider rate hikes in June. So, babalikan natin yan. Later on, PAL, the bill renewing the company's franchise for another 25 years. Lapses into law. Ayan, si ASN natin, may project. At sa US market nga po is sobra naman talaga yung ano, binagsak po ng kanilang mga stocks. Okay? So, yun po yung summary ng mga na-retweet natin for the day. So, guys, ha, malapit na mag-open ulit yung ating Patreon. So, kung gusto mo ng guide or kasama ng trading dito po sa ating PSE market, pwede mong bisitahin yung ating Patreon channel. So, baka po matulungan ko kayo sa ating trading journey. So, sama-sama tayo dito sa ating trading committee naman. Okay? So, check mo na lang po yan. So, tingin tayo dito sa ating To Trade Asia. Refresh natin siya. Ayan. So, meron lang maswerte na 1, 2, 3, 4, 5 na stocks po natin na nagberde. Pero karamihan, grabe yung mga bagsak po si Globo. 4%. So, nagkaroon na siya ng breakdown. So, the rest is more than 2% and 1%. So, not so good yata yung ano, ha, mga blue chips natin ngayon. Pero sumalo nung sumalo yung foreigner. So, swerte nila, di ba? So, kung mag-bounce si US market bukas, may potential mag-bounce din yung ating market sa man. Okay? So, 41% foreign participation, 59% local, and then 5.1 billion. So, mahina pa rin yan. Negative 1.66% yung loss po ng ating index. Okay? So, basag yung ating inaasahan ng support dito sa around nag-gap down pa nga pala tayo. 6,900. Ayan. So, baba na natin siya. Hanap tayo ng support. Pwede siguro dito. 6,822. Kasi meron siyang maliit na guhit. Tapos nag-bounce siya ng konti. So, natuloy na nga po yung breakdown ng ating index. So, i-adjust ko to. Tapos, ayan. So, ito na yung channel natin sa kanya. Mahinang-mahina po yung ating PSE market. So, kita mo naman sa ating RSI.
normally pag ganito pa naman inaabot ng RSI yung ano eh, oversold condition, medyo malayo pa, pero pag bumagsak yan, so malalim-lalim yung ating support naman sa kanya. Ayan, so may mga holiday pa tayo, di ba? So makakapekto let sa ating mga stocks sa yung mga long weekends na naman. May 1 Labor Day. So yun lang naman yung alam ko na parating po ng mga holidays. Ayan. So tignan na lang natin siya. Okay? So bearish lahat ng ating mga indicators. Ito si US oh, mukhang magbabounce, so hopefully magbounce na siya. Ilang araw na rin ano eh, bugbog si ano si US indices natin. European is okay siya, no? So nagbabounce pa rin siya. Ayan. So hindi lang tayo nag-iisa na mapula. Grabe sa China, oh. Nag-up siya ng 4%. Pero dito sa ayan oh, lahat naman nag-drop ngayon. So tayo nga lang kasi ang lakas ng drop ng ating index kasi umabot tayo ng negative 2% kanina. Okay? So yan po yung nakita natin. So interest rates hikes pa rin po yung ano iniinda po ng ating mga stocks during this time. So cryptocurrency, tingnan natin siya. So nagkaroon siya ng drop. Laki din ang drop nila. Oh. So umabot to kanina, 5% yung drop nila. Pero ngayon nagre-rebound na siya kaya negative, malaki pa rin. Negative 3.19% itong si Bitcoin natin. Ano pa ba? So bagsakan lahat oh, yung mga BNB. Si Dutch, nagbagsak din siguro. Ayan. So binawi din niya yung up niya kahapon. So swerte ng mga nakatipi. Pero yung hindi, medyo ipit ngayon kasi Monday lang eh, nag-drop na malakas yung ating mga cryptocurrencies. COVID cases, so halos baba pa rin, 212 yung ating COVID cases. So hopefully ma-sustain natin niya, no? Kasi tagal nang mababa yung ano eh, yung ating COVID cases. Okay? So pero wala pa rin plan yata na ano, ilagay tayo sa alert level 0 po natin. Ayan. So yan lang naman yung overall picture ng ating market. So apektado tayo ng ano, US market pa rin as of this time. Okay? So unahin po natin itong sinaw. So lakas na ng drop. Tingnan natin yung drop niya dito sa ating stocks. And then buyers and sellers. Now, meron siya drop na negative 8.59%. Ayan. So lakas ng drop ni ano ha. Ninaw natin. So binawi din siya. So lumabas din yung foreigner. Oh, negative 671,000. Call Unicap ang main buyer. And then Fidelity Unicap yung ating pinaka main seller. Ayan. So sakto yata sa guhit natin, no? Yung risk reward natin sa kanya is dito, kung tanda mo yung review natin kahapon, at saka dito naman siya. So sakto lang yung support niya, pero mukhang bearish na bearish yung ano, ha? So nang ipit itong sinaw natin. So grabe yung ano, yung ginalaw niya. So na-digest na siguro yung ano, yung di ba meron siya disclosure about so increase ng authorized capital stock. Hindi ko nga din alam bakit umakyat siya ng ano eh, 20%. So nagkataon pareha siya doon sa ano eh, increase in authorized capital stock. Pero normally pag nag-increase yung authorized capital stock, bibigat siya, di ba? Kasi dadami yung shares na ilalagay sa kanya. So ayun ko ba't pumitik yung ano yung price natin. So merong mga speculations doon sa Public Services Act. Pero hindi si dito hindi pa nga din gumagalaw, di ba? Anyway, yan lang na muna. Next on support kung sakaling ma-break yan is dito na 1.42 peso. Okay? So watch out na lang po kung meron kang hawak sa kanya. So ngayon, next natin si SEC. Okay. So, ala, lakas din ng drop nitong si SEC natin. So, breakdown ng breakdown itong si SEC natin. And then most likely is magre-retest tayo ng 26.65 pesos. So, malapit na rin namang ano mag-oversold yung ating RSI level. So, ito siguro yung mga ano no, magandang pulutin na ito ah, personal ano ko lang. Ito yung mga magandang pulutin na halimbawa nag-oversold siya. Kasi yung issue natin is sa global market. So, kung sakaling gumanda sa US market, malaki yung chance mag-bounce din siya. So, yun yung ano, naisip ko dito sa mga bumagsak na stocks naman natin. Kaya lang malakas yung buo. So, wala pa siyang sign na magbabounce ngayon itong si SEC naman natin. Hopefully bukas kung maganda po yung ating US market. So, drop siya. Negative 3.71%. Tapos, ano ba? Negative 24 million. Laki. Lumalabas na yata yung mga foreigners. Ha? Si JP Morgan yata to last time. Okay, specialist call ang lumalabas, call regis yung ating
pinaka main buyer. Ayan. So yan lang muna. Tingin muna tayo sa support, wag muna sa resistance. Kasi wala eh. Pabagsak talaga po yung ating price action sa kanya. So ayan, tingnan mo na lang yung risk mo kung hawak mo siya. Pabagsak lahat ng ating mga indicators. Okay? So SPNEC, ano ba nangyari dito? Drop din pala si ano, grabe yung ano. Drop ni SPNEC natin. So natuloy yung ano ha, yung dinodrawing natin sa kanya last time. 'Di ba? Meron tayo nito. Ayan. So ito yung trading channel niya. So kung mag-expect tayo ng bounce, hanapin natin ha. Parang malalim based dito sa support. Okay? So wala pa siyang ano ha, hindi pa natin alam yung pinaka support niya kasi nga pabagsak pa rin yung price. So, siguro mas likely dito sa mga area na to. Kasi meron siyang weak dito. So i-retry niya 'yan and then malapit na rin siya sa oversold condition natin. So wala na kasing balita ulit eh. Kailan ba yung ano, June pa, 'di ba? Yung ating stock rights offering dito kay SPNEC. Ayan. So hindi maganda yung ginalaw po ni SPNEC, gaano kalaki yung drop. Tingnan natin siya. Okay, laki. Negative 8.24%. So negative 14 million. So nagtakbuhan muna yung ating mga local. Abacus FMS ang main buyer and then Abacus Asia SEC yung ating pinaka main seller. Ayan, si CLSA pala yung ano, foreigner na nagbenta dito kay Solar Philippines natin. Isa lang, oh, ito lang, oh, 100%. So sa kanya yan, negative 14 million na net foreign selling. Ayan, so lumabas yung isang malaking investor po sa kanya. Okay, ASN, so nag-drop din. So puro drop yung usapan natin. Ang lungkot naman ng portfolio natin during this time. So wala tayong magawa. Mag-antay na lang ulit tayo ng bounce. So pabagsak din lahat ng indicator. So mga warning sign. RSI is papunta sa oversold. Ganun din yung ating MACD. Ano ba? Double bottom. So tingnan natin ha. Hopefully double bottom si ASN. Kasi may project naman siya dun sa ano, bandang US. So kaya nga lang kasi hindi niya pansin as of this time. So meron tayong loss. Negative 2.91%. Negative 24 million. So labas yung ating mga foreigners. Regis call ang main buyer and then Credit Suisse call yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So support lang muna. Wala muna sa resistance. Kasi alam naman natin pabagsak yung ating mga price action. Okay? Next po natin si dito. So nag-drop din siya. Kita mo mapula. So break. Ito medyo clear sign. Breakdown sa ano, 5 pesos. So breakdown yan. Ngayon resistance na. Ngayon yung next na support is dito na sa mga 4.59. So wala bang ano, wala bang buyout o buyback yung ating mga executives? Pabagsak din lahat 'to. Ayun. So mukhang sarap patulugin ng port natin. Wala tayong makuha na ano, maganda yung galaw. So pabagsak po lahat ng mga hawak natin as of this time. Okay? So dito meron siya loss negative 1.8%. Call PDO ang main buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller. Meron siyang 2 million na ano, net foreign buying. And then lastly, si Nickel. So, nag-drop din po siya. Ayan. So, buti pa si Nickel at least. Alam mo, may konting support dito. Di ba? So, pero malaki na rin yung drop niya. Simula dito sa gap down, 8% na rin. So, malakas na rin yan na ano, drop po ni Nickel natin. So, naging bearish din yung ating RSI. Tingnan na lang natin bukas kung meron tayong mga aasahan na bounce. So, tingnan natin yung galaw is negative, laki din. Negative 4.5%. So, 4 million net foreign buying itong si Nickel. Regis Credit Suisse ang buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So, yun lang muna. Hindi rin naman maganda yung ating market. So, bantay na lang tayo ng mga hawak natin na port. And then, may nakita ko nag-post ng ano, dinuguan dun kay Instagram. So, ganyan naman talaga yung ano, status ng ating market. So, puro selling po yung nakita natin. Pero, ang galing sumalo ng foreigner, di ba? So, sumalo sila ng 1.67 billion naman. So, buy low, sell high. Pero tayo, minsan, buy high, sell low yung madalas natin magawa. Okay? So, hindi maganda yung market. So, normal lang. Hindi maganda yung ating bank port. So, wait na lang po ulit tayo ng bounce naman niya. Okay? So, yun lang. Bago time close, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Budegi Peak, then yung ating Twitter, and then yung ating Patreon is open po by May 2, 2022 naman. Okay po. So, yun lang. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.